sa Ang Baklaw Dam. So, alright guys, dito tayo. Pumalik na tayo sa mismong ibabaw kung saan nandoon yung Ang Baklaw Dam. So bababa tayo, papakita ko sa inyo yung mismong planta ng Ang Baklaw na hydroelectric power plant. Ibig sabihin ng hydro is tubig. So popot ko lang saglit, ano, pakikita ko lang sa may kabilang pasada. So ayan na nga guys, yung Ang Baklaw hydroelectric power plant. Nakikita nyo, ayan, sa baba yung mga kanilang transmission lines, ano? Ayan yung magbabato ng kuryente. Saan niya ba dadalhin niya sa parte ng Luzon? So napakaganda rito guys, ano? So ikot ko lang, ano? Pa-background natin yung hydro sa baba. So naalala ko nung college ako, that was 1997. Mechanical engineering student ako ng Bataan Heroes College nung panahon na yon. Pumunta kami diyan sa loob. No, explain ko lang sa inyo lalo sa mga engineering student, mechanical, electrical, ano? So shout out muna pala sa aking alma mater, Bataan Heroes College. Shout out sa iyo, especially sa natin namin mga professors diyan, Yudel Valentos, Mr. Aguila, kamusta po kayo diyan? So ito. Ang prinsipo lang naman ng hydroelectric power plant, napakasimple lang. Bakit tubig ang ginagamit na medium, ano? Ang simpleng paliwanag ko lang naman dyan, tubig, turbina lang naman yan, tsaka generator. Ang generator, alam nyo naman, magbibigay ng kuryente yan, no? So, galing sa tubig, paiikutin niya at high pressure yung turbina niya. Since ang turbina mo, tsaka yung generator mo, nakakopple siya. So, kung anong takbo ng turbina mo at bilis ng turbina, tapos ang bilis din ng generator mo, yan ang generator magpuproduce ng kuryente. So, ang paliwanag ko sa generator, no, converts mechanical to electrical energy. So, baliktad naman siya ng motor from electrical to mechanical. That's why example niya, yung motor mo, no, meron kang kudkuran na nyog. So, yun ang ginagamit mo sa mechanical para umiikot yung pinakatalim ng kudkuran ng nyog mo para sa mechanical energy. So, yun lang guys, ano, sana magustuhan niyo itong maiksi kong vlog, no, sa mga estudyante dyan ng EE, mga ME, kung hindi kayo nakakapag-filter dito, ito na ang maliwanag, isang overview lang para mag-visualize nyo lang kung ano yung haharapin yung future pagdating ng araw kung kayo magiging isang engineer na katulad ko. Yun lang guys, thank you very much. God bless.